Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng kalokohan! Itong barbecue flavor na to. Sarap! Ay, taga, may tawag. Sabihin mo nga. Hello, Pinong Store. Oy, hindi totoo yan, ha? Ewan ko sa'yo. Sino naman nagtatanong? Bahala ka kayo dyan. Sige na. Okay. Kaaway ka, ha? Eh, kasi sabi na naman sa atin, hindi ka naman daw nagpapalit ng short. Gosh, sabi ko na nga ba, pag-iinitan nyo na naman short ko eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na bumili ako ng green 3 dozena. Diba, pangalawang dozena ko palang to eh. Alam, hindi ko nga lang pwede ipakita yung tatak, pero iba-iba ang tatak nito. Sa susunod na episode, pwede pa makita yan. Alam ko ba kasi pinanganak akong environmental friendly ako. Ah, saka iba-iba ang tatak nito. Nung isang araw, ang suot ko, mostly. Ngayon, may ED na, mostly. Sagutin na nga natin mga question natin! Grabe, nasa na ba yung jukebox na yun? Ano ka ba? Andyan lang yun eh, kasi malapit na mag... Uy. Ay, galing mo sa taas ha! Palobo na ha! Oo nga! Dati pa ganun eh! Yung mga bata mo, ano na? Galing talaga, mga ikanto yun. Mga ikanto yan, mga ikanto yan. Topa, ma. O, ready ka na? Ready na. Feeling ko naman, nasa-satisfied naman sila sa mga sagot mo. Hindi na natin masagot yung mga ibang tanong kasi, pero masasagot pa rin natin yan, huwag lang paulit-ulit. Oo. Siyempre, dapat panoorin nila yung episode para malaman nila na nasagot na natin. Oo, mga, huwag ano, na yung mga paulit-ulit na. Oo. Ano. Oh. Sabi ni J. Lurik Esplana, bakit ang taho sa umaga ng tinitinda? Sino naman na nagsabi sa inyo na sa umaga ng tinitinda ang taho? Maghapong tinitinda yan, at dahil na pumunta ka. Oh. Pag tinitinda yan, 8 to 11 a.m., sinisigaw niyan, taho! 8 to 11 taho, p.m. 12 to 8 p.m., tokwa! Tokwa na yan! Diba, nagle-level up! Tumitigas yan eh! Oo! Pagkataho, arnibal! Tinitinda pa rin na, tokwa, kaya lang matigas na inihiwa na, suka. Tapos suka na tsaka toyo. Ah, ganun pala yun. So, hindi... Tsaka stick na, hindi na kutsara yung ginagamit ni Bill sa'yo. O yan ha, hindi lang po sa umaga ang ano... Whole day yan, ang taho. Kaya lang iba lang yung sinisigaw. Taho, pagtangali na, tokwa. Ito, napasok lang sa akin ha, dahil usap... Tokwaho. Tokwaho. Ah, pagka medyo nabasa na siya uli, tokwaho. Hindi, mag-aalang nga eh. Dapat tinitinda mo yan ah, kasi... Ah, tokwaho. Tokwaho. Ako, pamilya na. Kaya dyan, pwede to, papasok lang ako dun sa medyo... Kasi na, ito na, nagiging trending to eh. Nung nakita ako, napanood ko siya sa Facebook. Oh. Magtataho siya, tapos inabangan niya yung sasakyan, nagpabundol siya. Magtataho yun. Ah, oo. Kasi nga, wala na siyang ibenta. Natapon yun eh. Oh, hindi niya naubos yung benta. Kumikickback na lang, nag-invento. Oh. Na namimera. ay, ang dami ko pang benta. Yari ako kay boss. Wala. Ay, malamang pa to. Ayoko na. Aksidente na ako kunyari. Bayara mo yan! Ayun, saka sila nagpapasagasa. Oo, yan yung mga Pinoy. Pero hindi lahat ng Pinoy gumagawa nun, ha? Oh, pangalawang question na tayo. Taga, buo na tayo. Uy, ayun. Bakit tuwing Biyernes, laging handa ang munggo? Oo nga naman, sabi ni Glenn Mark Arellano Duran. Oo nga, kay Jobert, bakit nga kaya? Dahil magmula Lunes hanggang Webes, ang dudume na kinakain. Ano yan? Ano? Detoxify, matitodo din. Ang munggo, ang antitoxin na ginawa ng Diyos para linisin lahat ang kinain natin. Oo! Oh. Ang katawan natin. Kaya dapat kumakain talaga tayo ng munggo. Oo, oh, yung mga lumang pamilya. Oo. Oh. Oo, oh, munggo tayo ngayon ha, Biyernes. Kailangan sundin niya. Automatic yan. Dahil noon, naniniwala sila pag hindi kumain ng munggo pag Biyernes, sa Linggo, wala ka nang ilalabas na solid. Malim! Napawis. Ah, napawis. Ganun pa rin. Pero ano, totoo ba yung kasabihan na ang munggo, ang pangontra sa Friday the 13th, kaya ginagamit. Diba? Tuwing Biyernes din siya. Pwede din, kasi takot ang mga multo sa munggo. Totoo yan. Oo! Oh. Saka sa amoy luya, saka sa amoy ng malunggay sa munggo. So, ibig sabihin, mawawala yung malas. May tula pa nga yan eh. Ha, may? May tula pa nga yan ginawa sila eh. Meron, hindi ko...
Yan, gusto kong abangan to, yung tula na tungkol sa munggo. Sige nga. Ang munggo. Wow. Takot ang multo sa munggo. Ho, ho, ho. Yun na yun. Uy, nanalo yun, ah. Nanalo sa, grand prize? San mo nilang sa Berlin, ata? Berlin. Parang taga rin sa Santa Claus. Sa Berlin? Ay, parang di naniniwala yung pusa sa'yo. Wow! Gutom yan. Okay. Pang-apat na question kayo, Bert. Oo. Ang dami na kasi, kain ako ng kain. Ako talaga? Ito, sabi ni William Espiritu. Ano ba talaga ang mas pampalinaw ng mata? Carrots o kalabasa? Eh, ito na! Yan na! Ang pampalinaw ng mata ay salamin! Tama ka naman, oo naman! Tama, hindi gulay. Pakilam ng gulay sa mata. Pag pinatungan mo ba ng carrot dito, lilinaw mata mo? Oo nga. Lilinaw ng mata ay salamin, bigado. Kukuha ninyo. Yan na carrot, po. Oh. Sinabit, no, kalabasa. Walang kinalaman yun. Ang pampalinaw ng mata ay salaming may grado. Tapos ang kwento. Bumunot na ako. Tapos Bumunot na. Ka na. Tapos na po. Kumbaga. Gulay. Tusok mo yung carrot sa mata mo. Pwede ba yun? Wala ka nga naman makikita nun. Diba? Yun ang tama sagot. Ano ba yung Pumunta question? Pumunta ka sa ENT. Magpatingin ka ng mata. Pag nirisita ka ng doktor ng carrots, iba yun. Wala. Aldolaro yun. Ito ay galing kay John Angelo Palconit? Palconit. Palconit. Bakit nga ba maangang ang sili? Ayaw ko yan, Jobert. Bakit maangang ang sili? Tanong mo kay Palconit. Bakit nga Bakit maangang ang sili? Oo. Ang alamat ng sili, dahil nung unang panahon, ang merong isang may isang bata, pinagbantay siya ng nanay niya nung halaman. Teka, ito yung alamat ng sili. Alamat ng sili. Oo. Ngayon, sa sobrang takaw ng bata, lahat kasi kinakain nun eh, malaki pa siya sa'yo. So, ibig sabihin, mataba siya. Mas mataba siya. Hindi naman siya mataba. Malaki lang. Wala namang mataba eh. Cute nga yung mga chubby. Oh. Ngayon, sabi ng nanay niya, anak, tigilan mo na yung pagkain. Tapos, hindi pa rin siya tumigil kumain. 8 years old siya, ang timbang niya, 1,600 pounds. Grabe naman yung bata na yan. Ilang gano'n? Kumakain siya ng 3 lechon manok, almusal, tapos noodles, 1 drum. Grabe naman kumain yan. Tapos pandesal, kalahating sako. Oo. Ngayon, nawala yung bata. Na high blood. Galit na galit yung pagkain, sabi niya. Sinusog pa ako mga pagkain. Sana gumawa magkaroon ng pagkain na pipigil sa pagkain! Oh. Yun na, biglang isang araw, yung luha niya, pag gising niya, may tumubong halaman, sili. Sabi niya, ano to? Buhan sa mata, pinahid niya sa mata niya. So, hindi pa niya kinain muna. Tapos gumidlat. Pagkagaroon niya, ano to? Hindi niya pa kinain muna. Hindi niya pa muna kinain. Gumidlat. Hindi niya kinain. Sa mata niya muna sinubukan. Tapos paggagano niya, Ayun ang alamat. Doon na. Ang alamat ng sili. Alamat ng sili. Eto, Kuya Jobert. Ano ang pinakamahanghang na sili? Ang pinakamahanghang na sili, Angel's Breath. Anong kulay na doon? Puti. Anong, puti. Parang pulbo. Gano kaanghang yun? Sobrang ang pagdikit dito, bukas ka nagigising. Tapos yung talagang ano, di ka na makakagalaw. Talaga? Gano'n naman yun. Tapos puputi dito mo. Parang ako. Isang ano lang talaga, isang patak lang talaga. Oo, pero mas satisfy naman yung ano, gusto mo. Kasi okay. Gusto mo talagang ano. Wala na tayong question. Ang request lang po namin ni Kuya Jobert, eh magtanong pa po kayo. Pero paano sila makakapagtanong, Kuya Jobert? I-like ang Facebook page ng Sinimo, tapos makakita kayo ng post na parang ganito. Pagkatapos, i-comment nyo yung mga tanong nyo doon at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin ngayon. Okay? Alright, Kuya Jobert! Tandaan nyo, lahat ng tanong ninyo, kayang-kaya kong sagutin dahil... Sagot ka, Kuya Jobert. Meron. Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi, mga dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.